Hello. Oh, five daw. Five. Gumagano siya. Five. 30. Ito naman ang rason kung bakit talaga ako uwi ng uwi sa Bulacan eh. Ayun, ang cute. So, ayun, maraming salamat po ulit sa lahat po ng nakiselebrate ang aking 5th anniversary ngayong gabi kahit na medyo late na. Marami pa rin nanonood. Maraming salamat po. At welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po ay 4 years ago na kung saan nga po masasabi nating kumbaga yung tipong nakapagtataka, di po ba? Anong ginagawa nga po dyan ni Mama Ten? At bakit nga po ba nandyan si Mama Ten? Remind ko lang po, balikan natin yung video ha. Hello. Oh, five daw. Five. Gumagano siya. Five. Hindi po ba si Mama Ten yan? Hindi po ba boses ni Mama Ten yung narinig? Siyempre, after 5 years, after 4 years, na 5 years, ano ba yan, Mr. Destiny? Nagkagulo-gulo na yung ina-update mo. Hindi. 5 years anniversary ni Mengay. Ibig sabihin yan, 2020 po ito. Hindi po ba? Kasi 2015 to 2020. Kaya nga po daw siya laging pabalik-balik dyan sa Bulacan. Saan nga po ba tumutuloy si Main Paul Kerson? Di po ba? Dito pa lang po nagkabistuhan . Dito pa lang po nagkakaalaman . Kung bakit ko nga po ba ito ina-update? Dahil pambasag ko rin po sa kanila. Galit na galit po sila sa akin. Kaya nga po lalo kong ipagdidiinan. Lalo ko po silang gagalitin, di po ba? Para umusok nga po ang mga tumbong nila. Di po ba? Kasi kung titignan nyo, galing na po mismo dito sa video na to, na kaya daw uwi ng uwi si Mengay sa Bulacan. Ibig sabihin, may inuuwian talaga siya. Di po ba? Saan nga po ba nahuhuli ang isda? Saan nga po ba? Kumbaga, dapat umuwi si Mengay. Kung titignan nyo 2020 to, 2023, kinasal ko no si Mengay na sa Zarzuela kay Congressman Arjo. Di po ba? Maraming mga bagay-bagay nga po na inilalabas sa social media na totoo. Mahirap nga po talagang ipaliwanag. Di po ba? Pero dito po sa Aldab, real talk to. Marami po talagang totoo. Yung mga fake news po na pinapakalat nila na Quezon may anak daw po si Shuro. Si Congressman kay Shu Ramirez para mapagtakpan yung kanyang kumbaga kasarian, di po ba? Tapos na hospital si Mengay, ipina-update ko lang po sa inyo yan, pinapakita ko lang po sa inyo yan, na ganyan po yung ginagawa ng iba para lang makakuha ng simpatya. Gumagawa po sila ng mga ingay na papabor po sa Armin, di po ba? Although yung pagiging issue kay Mengay, sasabihin nila fake news, pero pabor yun sa army kasi napag-uusapan. Nasasabi nila na si Congressman Arjo ganito, ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. Marami po talagang binibigay na balita na talagang mapapaisip ka. Marami po talagang mga bali-balita na kumbaga yung iba fake news. Hindi po ba? Kaya nga po tawag sa atin Mr. Fake News na . Dati Mr. Paasa, no? Nawala na si Mr. Paasa. Si Mr. Fake News na lang daw po. Si Mr. Tropak, si Mr. Delulo. Ito yung lagi kong pananaw sa mga galit na galit. Lalo na po yung kumbaga inis na inis sa mga post ko. Bakit ako lang po ba nagpo-post? Bakit ako lang po ba ang nagbibigay ng update sa Katden? Real talk to mga kaldab kasi ang Katden at saka Armin. Konti lang yan . Mabibilang nyo lang po yan. Hindi nyo po pwedeng sabihin napakarami ang Katden. Hindi nyo po pwedeng sabihin na marami ang Armin. Kasi kung marami po sila, sila po yung magte-trending. Sila po yung magbabiral. At sila po yung laging pag-uusapan. Malakas lang ang Armin kapag out of town si Mengay. Mawawala siya sa Itbulaga. Tapos magpo-post sila na magkasama ni Congressman. Doon lang lumalakas
Kasi titignan nyo kapag si Mengge nasa Eat Bulaga, panay post po niya about sa Eat Bulaga lang. Never po siya nagpo-post at never niya po nga binabati sa Eat Bulaga eh. Di po ba? Although binabanggit siya sa mga off-cam. Pero yung live na talagang marami nakakapanood, marami nakakakita, hindi po. Di po ba? At remind ko lang po, tape po ang Eat Bulaga Monday to Wednesday. Live po sila Webes hanggang Sabado. Alam po ito ng Eat Bulaga Dabber Cards. Yung iba po, hindi po nila yan alam, yung mga baguhan. Kasi ito ginagawa na po ng Eat Bulaga to sa Tape Incorporated pa lang. Kaya nga, sabi ko sa inyo, magugulat kayo, akala ko ba live ang Eat Bulaga? Hindi po. May mga bagay-bagay na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Dahil minsan naglalagay sila ng live, minsan hindi pala live. Hindi po ba? Kaya nga po nadidiscuss. Sabi ko nga kung isa po kayong legit dabber cards, alam nyo yung sinasabi ko, alam nyo yung pinupunto. Kaya karamihan po ng mga nagre-react sa akin, mga baguhan lang po ito. Mga dating supporter ng TV5 na ngayon lang nanood ng Eat Bulaga. Ngayon lang nakita sila Mengay. Di po ba? Tapos sasabihin nila hindi daw kagandahan. Di po ba? Malakas lang yung sex appeal. O, remind ko lang po sa inyo, nung nasa Eat Bulaga si Main sa GMA Kapuso, wala pong nagsabing ganyan na reporter. Wala pong nagsabi na nag-guest sila sa Eat Bulaga. Kasi wala pang clone yun eh. Hindi pa, kumbaga, naiaayos yung sarsuela. O masasabi natin na limitado pa yung galaw ng sarsuela. O wala po talaga, di po ba? Halos lahat ng reporter ng GMA Kapuso dumaan po sa Aldab yan yung 2015. Di po ba? Yung mga host na nag-interview, ay hindi naman, maganda si, ano, yung malakas lang sex appeal ni Mengay, pero hindi naman siya kagandahan. Di po ba? Yung walang sinabing ganun at walang binanggit. Tanging si Christopher Min lang po ang nagsabi niya na kung kailan nga po nakikita niya o dumadaan po sila. Di po ba? Sa Eat Bulaga, magkikita-kita po sila sa Reliance, sa TV5. Dahil, kumbaga, yung segment niya eh, pagkatapos ng Eat Bulaga, eh, siyempre, pagpasok niya, labas naman po nila Mengay. Kaya imposible nga po na hindi niya makita. Kaya yung iba nagre-react. Tama naman yung sinasabi ni Christy Fermin kasi magkasama sila sa iisang bahay. Yun nga po yung masakit doon. Magkasama nga, pero never naman pong nagkikita. Magkasama nga, pero may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ikwento at ipaliwanag. Di po ba? Pero gaya na sinabi ko dito po sa channel ni Mr. Destiny, wala pong pilitan. May mga bagay-bagay po na kayo rin po makapagsasabi at makapagpapatunay kung totoo o fake news ang inahatid po nating update. Pero alam ko naman po na nakikita nyo to sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook, at syempre sa mga website. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.